So we're here again sa aking kusina and we will be cooking ating tinolang panga ng tuna. So yan guys, is ilagay tayo ng tubig. Papakuluan natin ang mga ano, kamatis, mga sangkap. Kamatis, luya, bumbay, onion, and sabay-sabay natin yung papakuluan guys para giging malasang malasa ang ating sabaw. Then hayaan muna natin na kumulo bago natin ilagay ang ating panga ng tuna. Ngayon guys, malapit ng kumulo ang ating tubig, so lagyan muna natin ng asin kasi nakalimutan ko kanina. Kung dito kayo guys, maaamoy nyo ang ano, ang amoy ng maghalong bumbay, kamatis at luya. So, hayaan muna natin ito hanggang sa kumulo. Ayan guys, kumukulo na ang ating tubig. So, ngayon, ilalagay na natin ang ating isda. Ayan guys, ito na yung isda. Then, isabay na lang din natin ang sili. Hindi ko yan nilagay kanina dahil baka umanghang. Then, kawawa naman si mother-in-law. Hindi pa naman si mother-in-law kumakain ng sobrang anghang na ano, na mga pagkain. So, ito siya. Madali lang ito guys dahil madali lang namang maluto ang isda. Sus guys, ang sarap. Ang sarap ng amoy talaga. Kasi preskong-presko ang tuna na nabili namin. Check natin kung tama lang ba ang lasa. Nakuha ko ha ng konting sabaw. Kuha ko ng konting sabaw. Titikman ko. Sarap na. Pero mas pasasarapin natin. Lagyan natin ng seasonings. Then pakukuluin natin ito ulit bago natin ilagay ang malunggay. Then less than 5 minutes, we are done. Ang tuna kasi guys, masarap yan siya pag hindi overcooked. Kasi medyo malambot ang ano, ang laman at medyo creamy siya kapag kinakain. Kasi ito naman yung ginagawa nating pangkinilaw, di ba? So, yan. Takpan muna natin ulit guys, ha? So, lagay na natin ang dahon.